Spirit Detective Yusuke Urameshi and his crew face the Dr. Ichigaki team in the Dark Tournament's second round. But an ambush on the outskirts of the island by one of the Doctor's deformed creations has kept Hiei and Kurama from reaching the arena. Yusuke, Kuwabara, and the Masked Fighter have been forced to fight the mind-controlled humans in a three-on-three match. But with their opponents displaying disastrous power, and Yusuke unable to fire his spirit gun, it's a desperate struggle just to stay alive. Tayo dapat matalo sa laban na ito. Anong gagawin natin? Ganyan nga, mga likha ko. Gawin nyo ang lahat. Tapusin nyo na sila. Sige na! Angel! Hello! Talon! Malakas ang nararamdaman kong spiritual na lakas sa kanila. Hindi ko pa rin naiintindihan ang kapangyarihan nilang dalawa. Pero ang pagtutugma nila ay kahanga-hanga dahil magaling. Hindi ko akalain na meron pala mga tao na mas malakas kina Eugene. Kagulat-gulat to, Boss Jericho! Hindi nila katapat sina Eugene. Mas malakas pa sila sa kupunan nila, Eugene! Ano? Totoo ba yun? Tapusin. 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 Teka, sandali lang. Aba, talaga gusto niyo ba talaga ituloy ang laban? Tapusin. Tapusin. Ano ginagawa mo? Takbo! Ha? Ano kaya ang problema dito? Ang kupunan ni Eugene ay hindi pa nakakabawi sa kanilang kalaban! Hindi yata nila kaya ito! Suwakan nila! Sige na! Sige na! Eugene, ano pang hinihintay mo? Sugod na! Matatalo sila, Jenny. Ha? Kahit pagbutihan nila sa labanang ito, maliit pa rin ang pag-asa nilang manalo. Hindi sila mananalo, Tito. Malakas ang kalaban. Hindi! May 80% pag-asang manalo sila, Eugene, kung isa laban sa isa. Pero hindi tatanggi o bibiguin ako ng aking kupunan habang nakakabit ang ugat sa kanilang likod. Kontrolado ko ang kanilang kilos at pag-iisip sa aking mga kamay. Ang lahat ng ipag-utos ko ay susundin nila at wala na silang magagawa pa. Sila'y mga makina na lang na sunod-sunuran sa aking mga kagustuhan. Ang pag-asa naming manalo dito ay halos 100%. Siguradong panalo na kami! Tapusin na sila! Sige na! Tapusin. 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 Ha? Houndclaw! Ano? Eugene! Niligtas niya ako. Ginaganahan na ako. Magandang panoorin ang laban na to. Oh, magandang panoorin ang kapwa-tao na naglalaban at tinatapos ang bawat isa. Tapusin sila! Ano ba? Alam kong hindi nyo gusto ang makipaglaban dito, hindi ba? Angel,
lang. Wala ka nang magagawa pa. Ginawa ko silang malulupit sa pamamagitan ng mga utos ko sa kanilang mga ugat na nag-uugnay sa kanilang mga utak at damdamin. Kaya hindi ka na nila pakikinggan! Anong ginagawa niyo? Tatapusin nila kayo! Hindi kayo mananalo ng umiiwas na lang palagi! Seryosohin niyo naman ang laban ng ito! Hindi maaari yun. Sa palaginip ko nung isang araw, sigurado akong mababait ang puso nila. Ako si Dr. Ichigaki, at ako lang ang makagagamot sa karamdaman ng taong yan. Ano? At walang bayad yon. Totoo ba yon? Pero ang lahat ng yon ay sa isang kondisyon. Kondisyon? Oo, tama ka. Kahit ano pa yon. Kung yun lang ang magpapagaling sa kanya. Kung ganoon, ikaw at ikaw, maaari ba kayong sumali sa aking eksperimento? Sila'y ginagamit lamang na matandang yan para sa kanya mga binabalak na kasamaan sa palarong to. Hindi sila ang tunay na kalaban. Sila'y ginagamit lang. Anong gagawin natin ngayon? Tumabi kayo! Nandiyan na sila! Swing crash! Ano pang hinihintay nyo? Bakit hindi kayo lumaban? May iniligtas nyo ba sila kung kayo ang kanilang tatapusin? Wala na kayong magagawa pa. Ah, ganda. Ha? Ang tao na kamaskara ay nakatayo muli sa bilang na siya! At tingnan niyo! Ang ganda-ganda niya! Ang ganda! Sino kaya siya? Ewan? Ang ganda niya! Boss Jericho! Akala ko si Master Jeremiah ang nakamaskara. Nagkamali na naman ako. Isang malaking surpresang hindi inaasahan! At kaya nakupuran ni Dr. Ichigaki ay nahuhulog ng isa-isa at sila naman ang natatalo sa laman! Anong nangyari dito? Ano yun? Hindi! Ang robot na nilikha ko! Vincent! Dennis! Tignan nyo! Ano yun? Si Dennis at Vincent! Makakakampi ni Eugene! Nagpakita na rin sa wakas! Nalaman ko ang lahat dito sa ibinato ko sa lupa. Ang tatlong yan ay ginawa mong parang makina na walang nararamdaman. At sunod-sunuran sila sa bawat utos mo na parang mga puppet na may tali. Naniwala silang pagagalingin mo ang kanilang guro pero hindi pala. Ginamit mo lang sila para sa mga plano mo. Biniktima mo lang sila. Maliwanag na ang lahat sa akin! At ang karamdaman ng kanilang guro ay gawa rin ni Dr. Ichigaki. Plinano niya ito. Ha? Ngayong alam niyo na ang lahat, lalong hindi niyo kayang labanan ang tatlo kong tauhan. Ito ang inyong kahinaan. Take this, Yomeshi. He doesn't have a soul. Listen to that power-tripping laugh. The guy thinks he can use people however he wants.
Your unscientific minds are so trivial! Wala na kayong magagawa pa sa mga ginawa ko na. Isipin nyo kung paano kayo mananalo sa labanang ito. Yun ang dapat na pinoproblema nyo at hindi ang mga tauhan ko! Pero hindi nila kagustuhan ang lumaban dito. Ginagamit mo silang lahat para lang sa kasamaan mo. Pero pawang mga makina na lang sila na walang damdamin para makaramdam. Kaya niyo ba silang pigilan sa laban? Hindi niyo magagawa yan dahil hindi niyo sila kaya, di ba? Ano? Ano? Sila ay mga makina lang na pwede kong iutos ang gusto ko at gagawin nila ang lahat ng naisin ko. Napakasama mo! Sumusobra ka na! Magaling. Alam niya kung anong damdamin ang gagamitin sa kalaban. Humanda ka! Si Eugene at Alfred! Susugurin si Dr. and si Gabby! Gusto nilang tapusin dahil sa kasamang ginawa! Pasensya na kayo, pero hindi kayo pwedeng pumasok dahil ang bata ka rin dito ay tatlo laban sa tatlo! Hindi yata tama yun! Diyan na lang kayo at manood na lang kung paanong matalong inyong koponan! Ano? Ginagawa mong laruan ng mga tao! Hindi namin kagustuhan na masaktan ang mga to! Ano? Ginagamit lang kayo! Hindi niyo ba alam yan? Sige na naman! Magsalita na kayo! Ayaw namin kayo masaktan dito! Paliwala ang kausapin niyo sila. Ang ugat na ginawa ko ay kakaiba sa lahat. Ang bukol sa likod nila ang may hawak sa utak nila. Pero hindi niyo ito mapuputol nang hindi sila mapapahamak. Ha? Hindi kayo makakalapit sa akin habang ang tatlong yan ay buhay. Ipagtatanggol nila ako. Ang utak nila ang siyang nakikinig sa mga utos ko. At hindi sila madaling talunin. Dahil hindi na sila mga tao ngayon, sila'y mga makina na lang. Lumapit kayo sa kanila kung kaya nyo para masubukan nyo ang kanilang tunay na kakayahan. Lapitan nyo rin ako kung kaya nyo. Hindi ko magagawa na sila'y aking masaktan. Alam ko na. Sa aking panaginip, nangangailangan sila ng tulong para gamutin ang guro nila. Maaaring ang utak nila ay kontrolado, hindi ang puso nila. Hindi sila masama tulad ng pinagagawa sa kanila. Sa ganitong sitwasyon, talagang mahihina ang mga tao. Hindi pwedeng pagsamahin ang isip at ang puso. Wala na ang atrasa nito. Tapusin niyo na sila! Tapusin. Tapusin. Mga kaibigan, oras na kaya para mag-iba ng paraan? Oh, si Eugene, lumalayo! Mukhang si Alfred na lang ang haharap sa mga kalaban nila! Alfred! Sa panaginip ko, nangihingi sila ng tulong sa akin. Eugene! Hindi ko sila kayang biguin! Alfred! Atas na! Huwag, Alfred! 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 Gising! Maging malaya kayo! Hindi kayo masasama! Angel! Hello! Alfred! Hindi! Paano ko makakatulong na alisin kayo sa kasamang ito? Dapat magising kayong lahat! Enough of this! I'm coming in to help!
Hindi, Eugene! Huwag ka lalapit! Palayain niyo ang inyong sarili! Alfred! Alfred! Hinarap ni Alfred ang sabay-sabay ng lugod ng kupula ni Dr. Ichigaki at ngayon ay bumagsak siya! Bakit kinailangan niyang harapin ang tatlong yun? Hindi niya dapat yun ginawa, Boss Jericho! Wala nang ibang paraan. Para kay Alfred, ang ibuwis ang buhay ay pagpapatunay ng pagmamalasakit. Alfred, gumising kayo. Hindi kayo dapat naging tao! Luhang dugo. Tapusin mo na kami. Sige na. Tapusin mo na kami. Tapusin mo na kami. Sige na. Tapusin mo na kami. Sige na. Gusto niyong tapusin ko na kayong tatlo? Dahil sa kalungkutan ng isang lugar sa kanilang mga ugatang nasira, nasira nila ang mahalagang nag-uugnay. Natira na nila nagko-control sa kanila? Nilalabanan nila ang mga utos sa utak nila. Alam kong mahirap gawin yun. Tapusin mo na kami! Nilalabanan nila ang mga utos ni Dr. Ichigaki. Ayaw na nila! Kahanga-hanga ang pagluha niyo ng dugo, pero hindi niyo kayang mawala sa kontrol ko ng tuluyan. Ang mga tao ay mahihinang mga nilalang. Hindi nila magagawang suwayin ang aking mga ipinag-uutos dahil hawak ko pa rin ang kanilang buhay. Hindi! Masakit ang ginawa mo, Dr. Ichigaki! Kahit ako'y mapapaluha ng dugo, mas gugustuhin ko na ang mawala. Kumanda ka! Lumalakas ang kapangyarihan ni Eugene sa katawan. Ang galit niya ang nagpapalakas sa kapangyarihan niya at sa kanyang ray gun. Hound Claw! Bakit sumusunod kayo sa inuutos na kasamaan ng taong yan? Angel, Halo! Hindi na dapat magtagal pa ito. Malakas talaga ang kapangyarihan ng isang ito. Swing Crash! Nakikita ko na ang lakas nila. Lumalabas na ito. Anong nangyayari? Lumalakas ang kapangyarihan ni Eugene sa laban. Paanong lumalakas ang kapangyarihan niya? Hindi pwedeng mangyari ito. Kwekwentahin ko ulit ang pag-asa naming manalo. Halos 53%! Bakit biglang bumaba ang pag-asa namin? Hindi mo ba kayang kwentahin yan sa isip mo? Diyan ba dapat lahat manggaling ang resulta? Hindi mo alam ang kakayahan ng tao sa bawat sitwasyon. Isang pagkakamali ito! Sige! Tapusin na sila! Bumalik na ang kakayahan niyang gamitin ang ray gun. Wala pa akong nakita na ganoon kabilis bumalik ang kapangyarihan. Pero sa kanyang lakas, kaya niyang tapusin ang tatlong yan. Hindi sila makakaligtas! Kailangan kong maging matigas para sa inyo. Hintayin nyo na lang ako. Magkikita pa tayo sa kabilang daigdig. Ha!
Saka na ako hihingi ng tawad! Saka na!